Alam guys, binubuhusan ko ng kumukulong tubig yung aking kukupit para ma-sterilize siya bago ko lagyan ng mga buto ng lettuce para maalis yung mga insekto kung meron man at maganda ang kanilang maging grow. Then after that, kailangan natin i-drain. Yes, katulad yan. Para pantay. Nabuhusan ko na yan ng kumukulong tubig. Kasama na yung kukupit na aking gagamitin, sterilize ko na rin yan lahat. So since na nawala na yung tubig at na pwede na siya, ready na siya para lagyan ng seeds, ngayon ay magpupula na tayo para makapag-start na tayo ng grow. So ang gagamitin kong lettuce seeds ay itong rapid, lettuce grand rapid, okay? Kasi maganda tumadahon siya, okay, sa ating mga lettuce. Kaya tara guys, simulan na natin, okay? So first ay ito na siya. So ikakalat lang natin siya dito. Yan. Ganyan. Yung hindi masyado magsisiksikan para pag inalis na natin para i-transplant ay hindi tayo mahirapan. At saka hindi rin ma-stress yung ating mga lettuce. Yung lettuce, once na nag-ano na siya. So ito bali, hihintay natin siya mag-grow within 2 to 3 days. Nakatutubo na yan. Then after that, pag 7 days na siya, bibilad na natin sa araw para maarawan. But syempre, from time to time, kailangan moist yung ano niya, yung itong kukupit. Kaya dapat binubuhusan natin yan na, or didiligan natin ng tubig. So yan lang, siguro, enough na yan. Yan. So yan lang, then after that, i-cover ko na to. Then ilalagay ko sa madilim na bahagi para maganda yung kanyang grow. So once na nakalat na natin yung mga buto ng lettuce, ispihan natin ng water. Para dumikit siya dun sa kukupit. From time to time, kailangan diligan natin sila para maganda yung grow. Kasi yung water is life, ika nga, itong mga lettuce na to. And then after that, babalitin na natin siya ng plastic para i-keep na siya or itabi na siya doon para hindi rin siya pasukin ng mga insekto. Yan. Para hindi siya pasukin ng mga insekto. So ilalagay natin siya doon sa medyo safe na lugar.